Vice Ganda, naging emosyonal nang maalala ang trauma matapos mapanood ang shooting incident sa panigitarlak. Narito ang buong storya. Hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin ang naging insidente na nangyari sa panigitarlak. Noong Linggo, December 20, iba't ibang emosyon ang naramdaman ng netizens sa kumakalat na video. Awa, lungkot, pagkabigla, takot, ngunit nangingibabaw pa rin ang galit ng marami sa sospek. Na isa pa namang pulis, habang normal na mga individual ang mga biktima, talagang nakakapanghina at nakakadurog ng puso ang nangyari. Kaya hindi rin maiwasan ng mga sikat na personalidad ang magbahagi ng kanilang nararamdaman sa nangyaring insidente. Isa na nga sa kanila ang kamogabol na si Vice Ganda. Sa kanyang tweet ay sinabi niya ang nararamdaman matapos mapanood ng video. Inalala niya kung ano ang nangyari sa kanyang ama. Narito ang kanyang tweet. Natulala ako matapos kong mapanood ang video. Bumalik yung trauma ko. Bumalik lahat ng pilit kong ibinabaon na alaala. Ang itsura nung tatay ko na parang baboy na sinasakay sa jeep. Yung mukha ng ang bigat ng nararamdaman ko. Tila lingid ito sa marami. Na sa kabila ng pagpapasaya niya sa mga tao ay meron pala siyang ganitong karanasan. Sumunod ang tweet niya ng paghiling sa naiwang pamilya ni Gregorio. Sana'y huwag silang magaya sa tatay ko na di nabigyan ng ustisya. Sana'y huwag silang magaya sa pamilya namin na namanhid na lang sa tagal ng paghihintay ng katarungan. Sana wala nang makakaranas ng kasamaang ito. Marami rin ang nakisimpatya kay Vice, lalo na yung mga hindi alam na may ganito pala siyang pinagdaraanan. Ayon sa report noon ng Pep.ph, ibinunyag ni Vice sa isang press con na ang kanyang ama ay alintulad sa nangyaring krimen sa pamilya Gregorio sa harap ng kanilang pamilya. Meron siyang kaalitan. Harapan namin, dagdag pa niya. Ang bigat, sobrang bigat po. Hard struggle for me during my early days. Kasi bata pa lang ako. Kasi siyempre, diba, sobrang traumatic, diba? Yung tatay mo duguan. Yung tatay ko dinala namin sa Chinese General Hospital. Tapos ganoon, walang buhay sa mismong pa ako, yung tatay ko. Ngunit inamin niya rin na pinatawad na niya ang umaslang sa kanyang ama. Pero hiling pa rin ni Vice na way patuloy pa rin na humanap ng hustisya ang pamilya ng mga biktima. Ano ang masasabi nyo sa balitang ito?